Salamat po. Habang pabalik na kami galing Adopt a Family kasi may activity kami na ginawa, yun, may nakita kaming matanda na sa tingin ko mahirap yung kalagayan kasi kung maglakad ay nakayuko, akala ko nga ay kuba. So nilapitan namin si tatay para tanongin kung saan siya papunta at kung baka may tulong kami, at yun, kinausap muna namin siya. At yun mga boys, nung tinanong ko si tatay kung saan siya galing, galing siya daw ng Palawan. Doon siya namamalimos para may makain at saka makasurvive sa kanyang araw-araw na pangangailangan. So at sa puntong ito, inalok siya namin na kung pwede, sakay na lang namin siya at iuwi sa kanila. Kasi medyo malayo pa daw yung bahay nila. At saka yung paglalakad niya talagang napakahirap, kung titingnan niyo yung kalagayan niya, kuba na yung katawan niya, mabaluktot na. Kaya naisipan namin, nakasama namin yung PCR, Sigatorian, saka si Villarosa, tinulungan na lang namin na para makauwi sa kanila at saka isa na kayo namin sa patrol car. So yun. At sa puntong ito, malapit na daw yung bahay nila kaya binabaan na namin siya. Sabi niya po nga na siya na lang daw, pero dahil sa pag-aalala namin sa kalagayan niya, tinulungan na lang namin at tinabuti para at least kung meron naman kaming may bigay na tulong, may bigay na namin. Sa puntong ito, nahirapan na daw siya huminga, napapagod na siya. Kaya umistop muna kami ng konti at saka para makapagpahinga na rin siya dito. Kasi yung kalagayan niya talaga, kung makikita nyo naman, naghihirap siya lumakad. Hindi niya maikilos yung katawan niya kasi nga kuba na siya dito. I mean, kuba yung ano niya katawan, baluktot na yung katawan niya. Siguro meron si tatay dating karanasan na nakapagpabago ng kanyang buhay kaya naging ganyan na yung kalagayan niya. So dito mga koys, nag-offer ako kay tatay na kung pwede kain ko na lang siya at saka yun, pumayag naman siya kasi medyo malayo pa yung bahay nila. Sa pagiging mabuti ng loob natin, inakay na lang natin si tatay. Sa unahan sir? Kahit mabigat si tatay, ginawa ko na lang yung pili kong gawin, at least nakatulong tayo. Hindi naman na ganun kahirap, kaya trinay ko na lang. At ayun mga boys, may aso pa nga. Muntikan pa akong kagatin dyan. Punti na lang, nakatali pala. Hinang nila lang tayo pag tumakbo tayo dyan. Kaya kahit medyo mabigat na si tatay, kiri lang, trabaho natin to eh. Magsilbi sa bayan. So yan, malapit-lapit na tayo sa bayan nila tatay. At so mga koys, andito na yung bahay ni tatay. Salamat sa Diyos at saka nakasurvive ako. Kahit medyo mabigat na si tatay, antes andito na. So ito yung bahay niya, kung makikita nyo sa likod, yan ang bahay ni tatay. Barong-barong lang din kasi yan nga, nag-iisa na lang sa buhay. Mangayo man. Wa ko mangayo.
Sa punto na to, tinanong ko si tatay sa source of living niya. Sabi ko, nabubuhay ka lang ba sa panlilimos? At sabi nga niya, hindi naman daw siya nanghihingi. Naghihintay lang daw siya, nabigyan siya. Kasi mahirap naman daw pag manglilimos siya. Baka sabihin na ano daw, ganyan, ganito. So yun. Tung sa dako, pag yan, tagman. Kung sa man ang imo kondir, ikan ang atutukam, nagulakaw ka. Hindi nagana ka po yun. Apoy, oy, asa kong paway. Huwag na apoy po, kasi sa tayo po. Sa tayo po, gusto. Apoy po, ka. Hindi na yung kasya. Apoy, walo, oy, mundong. Pituhan po sa tutok. Tapos sinabi niya rin na meron daw nag-o-offer ng mga tricycle driver sa kanya na pinapasakay siya ng walang bayad. So salut sa inyo mga tricycle driver. Pag nakita niyo ulit si tatay, kung may maaari, pasakayin niyo na lang siya sa tricycle niyo ng libre. Tsaka dito sinabi niya rin na besides sa paglilimos, nag-aano siya ng kahoy, binibinta niya. Yung tao sa amin yan is nagraraha, nagpuputol siya ng mga kahoy para ibinta at saka maging source of living niya para makabili siya ng pagkain. Anak tay. Malayo ko at pagkinanaw na asibo na nabinyo, nagayo ko sa ilaha. Sinabi niya rin dito na yung mga anak niya hindi daw nakapagbigay sa kanya kasi pobre lang daw, tapos may mga anak, tapos yung iba construction lang yung trabaho. Nanalangin na lang siya sa Diyos na tulungan siya sa kanyang mga lakad, kasi matanda na nga siya. Sana daw yung mga tao na may mabubuti ang puso, sana naman lang daw mabigyan siya ng tulong. Yung mga kasama mga idol, si tatay may kunting kahilingan kasi kung sino lang yung maawas at maawain sa inyo, sino lang yung may puso dyan, sige tayo, please. Ano mga kahilingan mo, baka makatulong sila sa'yo. So dito mga boys, pinapakita ni tatay yung mga gamot niya na baka man daw may mag-donate sa kanya o mag-sponsor naman lang sana, mabigyan siya ng ayuda kasi mahirap lang daw yung pera niya at saka kailangan niya ng gamot at vitamins. Yan, ipinapakita ko dyan. At saka dito ipinakita niya yung insure na binili niya sa panglilimot niya kasi nakaipon daw siya ng konti. Kaya ipinili niya ng gatas, yan insure. Sa mga may mga mabubuting puso dyan, sana naman kahit konti lang matulungan natin si tatay. Kailangan niya rin ito, kasama mga ito. 2,000 daw yung price. Ay, nalay lang mo. Hanggang ba yung hinabang ba? Tama ko lang kung hinabang. Ilang ba? Ilang po taga-hinabang. Silang tayo kayo. Ilang mga pulis. Tagahan ko bukas. Kaya makakoy bukas. Wala kayo nga. Tag na yung maluoy mga tao. Makatapang na po palit yung mga tao. Isang kilala yung palit. Bihira ganitong kapansanan, susumikap pa sa buhay, walang ginagawang masama, nanilimus pa, hindi nga nangihingi, nag-aantay lang nabigyan. Yan si tatay, anong pangalan mo tay? Artemio. Si tatay Artemio Bumals. Artemio Bumals. Nagbigay kami ng konting tulong kasi yun lang naman ang kasi kami rin, mahirap din ang kalagayan namin kasi marami kami buhay. Wow,
Alam mo na yung polis. O, so yun mga boys. Mga boys, tapos na tayo kay tatay. Nabigyan natin ng konting tulong kasi alam naman natin sa harap ng buhay. Kailangan talaga ng gabay at saka pag-unawa sa mga ganitong kalagayan o sitwasyon ng ating mga kababayan. So yun, dito nagtatapos. Kapag may tumulong sa atin, o tumulong sila, kayo na nanonood ngayon, kahit kunti lang, maliit na bagay, para makalugtong sa buhay ni tatay. Piso-piso lang, sa 1,000,000 na manonood nito, sana mag-viral. Please share guys. Piso-piso, kahit 1,000,000 na magbigay ng piso, bibigay namin yung Gcash. 1,000,000 na piso-piso, sa 1,000,000 na tao. Malaking tulong natin. 1,000,000 yan, mapagawa natin ang bahay si tatay, kakaroon ng mabuting buhay. Bibigyan natin ng magandang kalagayan. Yun tay, magpasalamat na tay sa kanila. Salamat nga gitabangan ko sa mga pulis nga napay mo tabag sa akon nga makapuno kay ako suga kunti lang yung kahilingan ni tatay mga kois, mga idol, mga kasama mabigyan lang siya ng magandang buhay habang nabubuhay pa siya. Habang hindi pa uli ang lahat, tumulang na tayo. Kunti lang naman ang hinihiling niya. Mga kasama, tapos na yung ano namin kay tatay. Alis na kami. So yun. Mitay, salamat. Salamat po.